Tuklasin natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay ni Joseph mula sa prison patungo sa mansion. Si Joseph ang paborito at pinakamamahal na anak ni Jacob. Si Jose ang pinakamamahal na anak ni Jacob higit sa iba niyang mga anak dahil ito ay nanganak nang siya ay matanda na, kaya ginawa niya ito ng isang napakagandang kasuotan na binubuo ng iba't ibang kulay. Isang araw na naginip si Joseph at ikinwento niya ito sa kanyang mga kapatid. Tayo ay may mga bikis. Ang aking bikis ay tumayo samantalang inyong mga bikis ay pumalibot at yumukod sa akin. Kaya ang sabi ng kanyang mga kapatid, ano ibig masabihin na mangunguna ka sa amin? At nagalit ang mga ito sa kanya dahil sa kanyang panaginip at dahil sa kanyang mga sinabi. Muli siyang nagkaroon ng kanyang panaginip at sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid. Makinig kayo, mayroon pa akong isang panaginip at ito ang nangyari. Ang araw at ang buwan at ang 11 mga bituin ay yumukod sa akin. Nang sabihin niya ito sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, sinaway siya ng kanyang ama. Anong ibig masabihin, ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay luluhod sa iyo? Dahil dito, lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Isang araw, nagplano ang mga ito ng masama laban kay Jose. Malayo pa lang ay nakita na siya ng mga ito nang siya ay puntahan sila upang dalhan ng pagkain. At sila ay nagplano na siya ay patayin. Narito na yung mapanaginipin. O, hindi kayo at patayin natin siya at itapon natin siya sa balon. At sabihin natin na pakain natin siya sa mabangis na hayop. At tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya mga panaginip. Ngunit si Ruben, nang marinig ito, gusto niyang iligtas si Jose. Kaya sinabi niyang, huwag natin siyang patayin. Kundi itapon na lang natin siya sa balon at hayaan natin siya sa ilang. Huwag natin siyang saktan. Ngunit ang plano ni Ruben ay iligtas siya at ibalik sa kanilang ama. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, anong mapapala natin kung patayin natin siya at pagtakpan ito ng dugo? Halikayo at ibenta na lang natin siya sa mga Ismailita at huwag natin siya saktan. Kahit pa paano kapatid natin siya, ang sarili natin siyang laman at dugo. Kaya sumang-ayon ang kanyang mga kapatid. At nang makita nila ang mga mangangalakal na Midianita na papalapit, kinuha nila sa balon si Jose at kanilang ipinagbili siya sa halagang 20 pilak sa mga Ismailita at dinala siya ng mga ito sa Ehipto. Mula sa pinakamamahal na anak, si Jose ngayon ay ibinenta ng kanyang mga kapatid upang maging alipin. Naging alipin ng mga Ehipto. Binenta si Jose kay Potiphar. Si Potiphar ay isa sa mataas na opisyal ng Ehipto. At ang lahat ng ginagawa ni Jose ay pinagpapala ng Diyos. Siya ay nanirahan sa kanyang sa tahanan ni Potiphar. At nakita ni Potiphar ang kabutihan ng Diyos kay Jose na ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala. Kaya pinagkatiwalaan niya ito at itinalaga bilang punong tagapamahala sa kanyang tahanan maging sa kanyang bukidin at sa lahat ng kanyang pagmamayari. At pinagpala ng Diyos ang tahanan ni Potiphar dahil kay Jose. Dahil si Jose ay makisig at matipuno, umibig ang asawa ni Potiphar kay Jose at niyaya siya nito na sumiting sa kanya. Ngunit si Jose ay tumanggi, ako ay pinagkatiwalaan ng aking amo sa lahat ng bagay sa kanyang tahanin, maliban sa iyo na kanyang asawa, at hindi ko magagawa ang ganitong napakasamang bagay at kasalanan laban sa aking Panginoon.
Si Jose ay humarap sa isang pagsubok at hindi siya nagkasala laban sa Panginoon, nanatiling ang kanyang integridad at katapatan at ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa galit ng asawa ni Potiphar, gumawa siya ng kwento na nagpahamak kay Jose. Sinabi niyang may masamang plano ang iyong alipin na Hebreo sa akin. Ngunit nang ako'y sumikaw, naiwanan niya ang kanya kasuotan dito sa tabi ko. At dahil dito, nagalit si Potiphar at pinabilanggo si Jose. Pinabilanggo siya sa kulungan kung saan nakakulong din ang mga tauhan ng hari. Mapapansin natin sa kwento na si Jose ay na-frame up. Bagamat wala siyang kasalanan, siya pa rin ay kailangang magdusa at mahirapan kahit nang ginawa niya ang tama. At nanaginip ang cupbearer o tagatimpla ng inumin ng paraon. Narito ang kanyang panaginip. Napanaginipan ko na ang isang puno ng ubas na may tatlong mga sanga ay namukadkad at namunga. At ang mga bunga nito ay inilagay ko sa basong inuman ng paraon at kinatas ko gamit ang aking mga kamay. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay ganito. Ang tatlong sanga ay tatlong araw. Sa loob ng tatlong araw, ikaw ay patawag ni Paraon at ibabalik sa iyong posisyon upang pagsilbihan siya bilang tagatimpla na kanyang inumin. At kapag nangyari yon, ang mabuting bagay nangyari sa iyo, alalahanin mo ako at banggitin mo ako sa Paraon upang mailabas ako dito sa kulungan. Nang marinig ng punong panadero ang paliwanag ni Jose, sinabi rin niya ang kanyang panaginip. Ako ay may panaginip, sa aking ulo ay may tatlong basket ng tinapay. At ang mga basket na ito ay puno ng iba't ibang uri ng tinapay. Ngunit dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito mula sa basket sa aking ulo. Ito ang kahulugan ng iyong panaginip, ang sabi ni Jose. Ang tatlong basket ay tatlong araw. Sa loob ng tatlong araw, ikaw ay ipapatawag ng paraon upang pugutan ng iyong ulo at ang iyong katawan ay isasabit at hahayaang kainin ng mga ibon ang iyong laman. Nang ikatlong araw, ito ang kaarawan ni Paraon, nagbigay siya ng isang malaking handaan para sa kanyang mga pinuno at pinatawag niya ang kanyang punong taga-timpla at ang punong panadero sa harap ng kanyang mga opisyal. Binalik niya sa pwesto ang kanyang punong taga-timpla, samantalang pinapugutan naman ng ulo ang punong panadero. Nangyari nga ang mga paliwanag ni Jose sa kanilang mga panaginip. Ngunit nakalimutan ng punong taga-timpla ang tungkol kay Jose. Malakalipas ang dalawang taon, si Paraon ay nanaginip. Siya ay nakatayo sa ilog Nile na may pitong malulusog at malaking baka ang lumabas dito. Pagkatapos noon, may pitong pangit at mga payat na baka ang lumabas at tumayo sa tabi ng dalampasigan ng ilog. At ang mga bakang ito na mapapayat at pangit ay kinain ang matataba at malalaking mga baka. At siya'y muling nakatulog at muling nanaginip. May pitong matataba at malulusog na uhay ang tumubo sa isang puno ng trigo. At pagkatapos nito, may pito ring mapapayat at tuyot na uhay ang tumubo. Ito ay tinutuyo ng hangin mula sa silangan. At ang mga payat na uhay ay kinain ang mga matatabang uhay. Nang magising si Paro, siya ay nabahala dahil sa kanyang panaginip, kaya pinatawag niya ang mga salamangkero at mga matatalino, mga pantas sa Ehipto, upang ipaliwanag ang kanyang mga panaginip. Ngunit walang sino man ang makapagpaliwanag sa kanyang mga panaginip. Dahil dito, naalala ng punong tagapangasiwa ng inumin ng paraon, si Jose. Kinuwento niya sa paraon kung paanong ipiniliwanag ni Jose ang kanilang panaginip
ng punong panadero at ang lahat ng kanyang paliwanag ay nagkatotoo. Kaya mabilis na ipinatawag ni Paraon si Jose at matapos siyang bihisan at linisan, siya ay humarap sa Paraon. At muling ikinwento ni Paraon ang kanyang panaginip at sinabi niyang walang sino man ang makapagpaliwanag sa kanyang panaginip. Ngunit sabi ni Jose, hindi ko maipapaliwanag ang inyong panaginip, ngunit ang Panginoon ang magbibigay ng kasagutan sa inyong ninanais. At ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng Paraon. Ang pitong malulusog na baka at pitong malulusog na uhay ay nangangahulugan ng pitong taon ng kasaganaan at kaunlaran. Ang pitong payat na baka at pitong tuyot na uhay ay nangangahulugan naman ng pitong taon na tagutom. Pinakita ng Diyos sa inyo sa Parao kung ano ang mangyayari. Ito ay pitong taon ng kasaganaan na susundan naman ng pitong taon na tagutom. Ang Paraon ay dapat kumuha ng tagapamahala sa lupain. Kukolektahin ang lahat ng mga ani sa pitong taon ng kasaganaan. Kukolektahin ang mga pagkain upang paghandaan ang darating na tagutom. At ang mga pagkain ito ay itatabi at pamamahalaan upang paghandaan ang pitong taon ng tagutom na darating sa Ehipto at sa mga bansa. Dahil ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan na sumasa iyo ang Espiritu ng Panginoon at ipinalam na sa iyo ng Panginoon ang lahat na mangyayari, ikaw na may karunungan ang nararapat na maging tagapamahala sa aking kaharian at sa aking mga nasasakupan. Kaya ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong lupain ng Ehipto. Kaya kinuha ng Paraon ang kanyang singsing at inilagay ito sa kamay ni Jose. Siya ay binihisan at ginawang kanyang kanang kamay sa lupain ng Ehipto. Lumaganap nga ang tagutom sa Ehipto at ganun din sa mga karating bansa. Kaya binuksan ni Jose ang mga kamalig na naglalaman ng mga pagkain at nagbenta ang mga ito sa Ehipto. Ganon din ang mga karatig lugar ay pumunta rin sa Ehipto upang bumili ng mga pagkain. Dahil lumaganap ang tagutom sa lahat ng mga bansa. Pumunta din sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Nakilala niya agad ang mga ito, ngunit hindi siya nakilala ng mga ito. Kaya tinanong niya ang tungkol sa pamilya ng mga kapatid at naikwento nila ang tungkol sa kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Kaya pinagbintangan ni Jose ang kanyang mga kapatid na espiya at ipinakulong ang isa sa mga ito at inutusang dalhin si Benjamin sa kanya. Sa pagbabalik ng mga kapatid ni Jose kasama si Benjamin, naghanda siya ng salo-salo kasama ng mga ito at kumain siya kasama ng mga ito. Ngunit nang pauwi ng mga ito, sinubok niya ang kanyang mga kapatid. Inilagay niyang muli ang mga bayad nito sa kanilang mga sako at ganun din itinago ang isang basong pilak sa sakong lalagyan ni Benjamin. At pinagbintangan ito na magnanakaw. Ngunit pinagtanggol siya ng kanyang mga kapatid at sinabi ng mga ito na sila na lang ang kunin sa kapalit ng kanyang mga kapatid sapagkat hindi makakayanan na kanilang ama na hindi maibalik ang kanilang bansong kapatid. Naunawaan ni Jose na nagbago na ang kanyang mga kapatid kaya siya ay galak na galak at hindi na niya nakayanan ang kanyang sarili at siya ay nagpakilalan na sa mga ito. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid at nagagalak siya nang makita ang mga ito. Inanyayahan rin niya ang mga ito na manatili at tumira sa Ehipto kasama ng kanilang ama at ng mga pamilya. Sabagkat dahil sa tagutom sila ay mahihirapan. Kaya sila ipangangalagaan ni Jose at sinabi niya na ito ay plano ng Diyos na siya ay dumanas ng mga bagay na ito upang siya ay mauna na
sa Ehipto upang paghandaan at tulungan ang kanyang pamilya sa panahon ng tagutom. Sabi sa Romans 8:28, ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa para sa kabutihan ang lahat ng nagsisiibig sa Diyos sa mga tinawag ng naaayon sa kanyang layunin. Naunawaan ni Jose ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ginamit ng Diyos ang lahat ng mahihirap at masakit na pangyayari sa kanyang buhay upang matupad ang kanyang dakilang layunin kay Jose, ang maging tagapagtaguyod ng kanyang pamilya at tagapagligtas sa panahon ng tagutom. Hindi natinag si Jose sa lahat ng mga hirap at pagsubok na kanyang pinagdaanan dahil alam niyang may dakilang layunin ang Diyos sa kanyang buhay. Anong matututunan natin sa kwento at kasaysayan ni Joseph? Una, makikita natin na kasama ni Joseph ang Panginoon. Kaya sa lahat ng kanyang mga ginagawa, ito ay pinagpapala at pinauunlad ng Diyos. Si Joseph ay matatag at napagtagumpayan niya lahat ng mga pagsubok at maging antukso sa kanyang buhay. Hindi siya nagkasala sa Panginoon. Ganun din si Jose ay nananangan sa karunungan nagmumula sa Diyos. Makikita rin natin na si Jose ay matyaga naghihintay sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos na mahayag sa kanyang buhay. Mula sa isang paboritong anak, kinasuklaman siya ng kanyang mga kapatid, ipinagbili at naging alipin, pinagbintangan at ipinakulong. Ngunit pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa kanyang buhay. Siya ay naging kaan ng kamay ng paraot at naging pangasiwa ng buong Ehipto na naging dahilan upang maligtas ang kanyang buong pamilya at ganun din ang maraming mga tao. Ang ating dila ay may kapangyarihan. Maari itong humigkas ng himala, ng kagalingan, ng kaundaran, ng pagpapala at ng tagumpay. Ang sabi nga ng mga salita ng Diyos sa Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makapagdiligtas ng buhay o kaya ay
makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Hindi lamang mga mabubuting bagay ang maari nating salitain, ngunit maari ding mga masasamang bagay. Kaya nararapat lang na maguin natin ang ating mga salita. So, dapat mag-pronounce tayo ng biyaya, ng pagpapala, at ng tagumpay, hindi akabaliktaran ito. Aanihin mo ang mga bunga nito ng iyong mga salita. Kaya nararapat lamang na kung magsasalita tayo, dapat mga mabubuting bagay, yan, ang ating salitain, sapagkat ito ay may kapangyarihan at maaari itong mangyari. Kung ano ang ating sinalita, ito ay eventually magaganap at mangyayari. So, halimbawa, sabihin natin na wala akong pera. So, maaaring mangyari nga na mawalan tayo ng pera or wala tayong pera. Ngunit kung sasabihin natin, nakabalik na rin ito na sapat ang biyaya ng Diyos at ang habag ng Diyos, dapat ang biyaya ng Diyos, so ito ay mangyayari sa atin. Tingnan natin ang kasaysayan ni Luke ni Zacharias. Yan, mula sa aklat ng Lucas 5 hanggang 15. So si Zacharias ay ang asawa ni Elizabeth. Yan, so isang araw dumating sa kanya si Anghel Gabriel upang ibalita sa kanya na ang kanyang anak na si Elizabeth ay magdadalang tao. At sila'y magkakaanak at pangangalanan din itong Juan. At siya ang maghahanda ng landas para sa Panginoong Jesus. Ngunit hindi makapiniwala si Zacharias. Sabi niya, paano ako makapaniwala dito? Samantalang matanda na ako, ganun din ang aking asawa. Paano pa kami magkakaanak? So, kumbaga, hindi siya makapaniwala sa balitang sinabi sa kanya. So, dahil doon, sabi ni Anghel Gabriel, dahil sa kawalan mo ng pananampalataya, ikaw ay mabibibi at hindi makakapagsalita hanggang sa ang lahat ng sinabi ko ay magkaroon ng kaganapan. Kaya siya nga ay nabibi hanggang sa ipanganak ang kanyang anak. Mapapansin natin na sa kanyang pananalita, good news na magandang malita ang sinasabi sa kanya. Ngunit, wala, kulang siya sa pananampalataya, hindi siya makapaniwala sa balitang inihatid sa kanya mula sa Panginoon. Kaya, ang nangyari sa kanya is, nabibi siya. Kaya, may kapangyarihan ng ating mga salita na maaring ito ay makalikha ng mabuting bagay o makalikha ng di mabuting bagay. Kaya una pa lang, sa ating pagsasalita, kailangan naging positive. Iwasan natin ang negative because we are pronouncing kung ano yung maaring mangyari sa ating buhay. Sinasalita natin kung ano ang maaring maganap sa ating buhay. Yung bunga na ating aanihin. Tingnan naman natin si David. Yan. So, alam natin yung kwento ni David no, sa unang Samuel 17, kung saan siya ay lalaban sa mga Pilestiyo. Yan. Kung saan ang mga kalaban niya ay isang higante, napakalaking tao, na 9-footer na si Goliath. Samantalang siya ay pasilit pa lang, maaaring teenager pa lang siya nito. Panahon na ito. Pinagsusuot siya niya ng baluting pandigma, pinagdadala ng shield, ng kalasag at ng espada. Ngunit pinili ni David ang dalhin lamang ang kanyang tungkod at ang kanyang tirador upang labanan ang mga Pilestiyo at itong si Goliath. Dahil hinahamon nila kung sino man ang makakatalo kay Goliath. Yan. So, aatras yung mga Pilestiyo.
kung may tatalo kay Goliath. Kaya yung lahat ng mga Israelita, yung mga sundalo, walang makalaban kay Goliath. Ngunit ang batang si David, dahil sa meron siyang pananampalataya sa Diyos, meron siyang tiwala sa Diyos, nakahanda siyang lumaban para sa pangalan ng Panginoon. Kaya nang dumating siya doon sa lugar na yun, kasi lahat ng mga sundalo ay natatakot lumaban kay Goliath. Kaya nang dumating siya, nakita siya ni Goliath. Sabi ni Goliath, ano ba ako? Aso? Na may dala ka lang patpat? Yan. So, kumbaga, hinahamak ni Goliath at mga Pilesiyo si David maging ang Diyos. Ganon din sabi niya, halika dito at ipapakain ko ang laman mo sa mga ipon at sa mga hayop. Sabi ni Kulay. At kumbaga nakita nila, walang kalaban-laban to. Pinagtatawanan lang niya si David. Sinabi ni David sa mga Pilesiyo, dumating kayo dito at lumalaban gamit ang mga espada at mga sibat. Ngunit ako ay dumating dito at lalaban sa inyo sa pangalan ng Panginoong Diyos, ang Diyos at ang army ng Israel na inyong minamaliit. Sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, makikita natin doon ang sa pamagitan ng salita ni David na andoon yung kapangyarihan ng Diyos, na andoon yung kanyang pananampalataya, yung kanyang tinuwala, nakasama niya ang Diyos, na siya ay magtatagumpay. Sa pamagitan ng salita na niya, makikita natin na confident siya, na andun yung power, yung kapangyarihan. Sa pamagitan ng pananampalataya, kung naniwala lang siya sa mga sinasabi ng iba na hindi mo kaya yan, yung higante na yan, bata ka pa, diba? Wala kang magagawa. Kung naniwala lang siya sa mga negatibong bagay na sinabi sa kanya, hindi siya lalaban. Ngunit dahil ang pinaniniwalaan niya ay ang kapangyarihan ng Diyos na siya ay magtatagumpay, kaya siya ay lumaban. Lumalaban siya sa ngalan ng Panginoon. Yan, sabi niya, ang araw na ito, ngayong araw na ito, ang Diyos ay ibibigay kayo sa aming mga kamay. Kaya ikaw, Goliath, ay yan, pupugutan ko ng ulo ngayong araw na ito. Yan, at kayo ang papakain ko sa ibon at sa mga mababangis na hayop. Yan ang sabi ni David. At sabi niya, at ang buong mundo at ang Israel yan, ay malalaman na ang Diyos ng Israel ang nagdiktas sa amin. Yan, ililigtas kami ng Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa amin. Hindi ang mga sibat o ang espada, kundi ang Diyos ang sa amin ay magliligtas. Dahil ang laban na ito ay sa Panginoon. At siya ang magbibigay sa iyo, sa inyo, sa aming mga kamay. Yun ang proclamation ni David. Yun ang kanyang paniniwala. Yun ang kanyang pananampalataya. At ito nga ay nangyari. So, sa isang bato, sa pamagitan ng isang bato at ng kanyang tirador, yan ang higanting si Goliath ay bumagsak sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yan, at nagtagumpay si David sa giyerang ito, sa laban na ito, sapagkat kasama niya ang Diyos. At nangyari kung ano ang kanyang sinambit. Ibibigay kayo ng Panginoon sa aming mga kamay. Ang laban na ito ay sa Panginoon. At kami ay magtatagumpay. At ito nga ay nangyari. Sapagkat ito ang kanyang pininiwalaan. Ito ang kanyang sinasalita. At hindi siya naniwala sa mga
negatibong pinaniniwala ng iba, kundi sa Panginoon siya lubusan ng tiwala. At ang kanyang mga salita at ang kanyang pananampalataya ay naghatid sa kanya na nagtagumpay mga buhay. May mga kinakalap din tayong mga higante. Diba? Maaring wala tayong kalabang literal. Ngunit ang kinakaharap natin ay yung ating mga kalaban tulad ng mga suliranin, ng mga problema, ng mga sitwasyon sa buhay, ng mga kahirapan sa buhay. Tulad nito, yung sitwasyon na to ng COVID-19, marami ang nawala ng trabaho, marami ang naghihirap, marami ang hirapan, marami ang nagkulang. Yun yung mga dumating sa atin na mga giants, iba mga higanteng suliranin, mga higanteng mga sitwasyon na ating kinakaharap. Yan, nandito 2,000, 3,000, 1,500, pero puro bills. Puro bills, walang pambayad sa bills. Diba? Ang bills na meron tayo ay mga bayarin, hindi pera. Yan, wala na tayong pera dahil nga sa mga wala ng trabaho at mga iba't ibang sitwasyong naaranasan natin. Ano ba ang ating dapat na maging reaction dito? Yan, maraming mga negosyo ang nagsara o kaya nahinto, nalugi dahil nga dito sa pandemic. Yan, kahit maliliit o malalaking negosyo ay apektado sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa, hindi lang ng bansa, ng buong mundo. Ano ba ang ating magiging reaksyon dito? Diba, maghihina na ang ating loob. Yan, dahil sa ating hirap ng dinaranasan, mawalan tayo ng pananampalataya, malulungkot. Ating mga iniisip at mga nararamdaman tulad ng frustration, pagpapagod, ng sakit, ng kalungkutan, ng galit, ng pagdurusa, ng kabiguan, ng kapighatian, kawala ng kagalakan, ng paghihinagpis, ito ay magdudulot sa atin ng karamdaman, di ba, ng depresyon, ng stress, at maaring mas malubhang karamdaman pa sa ating physical na pangangatawan. Kaya kailangan ito ay ating kontrahin, paglabanan, at pagguhin upang hindi ito makaapekto sa atin. Bagamat ating nararanasan, ngunit hindi natin dapat salitain ang mga damdamin ito, kundi salitain natin ang mga kabaligtaran ito. Isang ina ng pastor ang nagbigay ng kanyang patutuo. Yan, itong pastor, inang ito ay dumaranas ng cancer. Yan. Ngunit kapag may magtatanong sa kanya, kumusta ka na? Ano ang pakiramdam mo? Ang sasabihin niya ay, oh, magaling na ako, malakas ako, pinagaling na ako. Ngunit hindi ito ang totoo niyang nararamdaman. Ang totoo ay siya'y nadurusan sa panahihirapan. Talagang nahihirapan siya sa karamdaman. Ngunit ang kanyang pinaniniwalaan at sinasabi ay, magaling na ako, okay ako, malakas ako. Kaya after 38 years, hindi siya nailagpo ng cancer. Kundi after 38 siya, siya ay naging malakas, malusog. Naranasan niya yung kagaling niya mula sa Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya, ito ay kanyang binilikas. Yan, ito ay kanyang pinaninindikan. Yan, at kung ano ang kanyang binilikas, kung ano ang kanyang pananampalatayahan, ito ay naganap at naghimala sa kanyang buhay. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos na pinapakita niya sa kanyang mga salita, pinapronounce niya sa kanyang mga pananalita. Ito ay nangyari, naganap sa kanya. Sabi nga, ang mabubuting mga pananalita ay tulad ng mga pulot. Yan, tulad ng pulot yutang. Ito ay makabubuti sa iyong spirito at kagalingan sa iyong pangatawan. Kaya patuloy nating
sabihin ang magagandang bagay. Yan, tulad nun sa may karamdaman. Hindi natin alam, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, kung siya nga ba ay gagaling, kung siya nga ba ibubuti, ngunit siya ay patuloy na nananampalataya. Pinopronounce niya ito araw-araw. Pinopronounce niya yung kagalingan. At naranasan niya yung kagalingan. Naranasan niya yung himala. Dahil ito ang kanyang pinanibulaan, ito ang kanyang sinabi, at ito nga ay naganap sa kanya. Simula ngayon, baguhin na natin yung ating mga kaisipan, yung ating mga pananalita, maging yung ating damdamin at yung aksyon, di ba, na nagdudulot lamang sa atin ng kahirapan, ng kabiguan, at ng pagkatalo. Kailangan ay baguhin natin ang ating mga paniniwala at pinaniniwalaan. I-erase na natin yung mga negative na salita, na damdamin, na aksyon, at magbago na tayo ng kaisipan. Yan. So, hayaan natin mag-focus tayo sa Panginoon. I-transform natin yung ating mga pananalita, yung ating kaisipan, yung ating damdamin at aksyon sa mga positibong bagay. Kahit na nagdaranas tayo ng kahirapan, ng paghihirap, sabihin natin yung mabubuting bagay. Kaya ko to, magtatagumpay ako, bugpala ng Diyos ay sapat. Yan, magtatagumpay ako, magwawagi ako. So, lagi lamang positibo ang isipin natin. So, maaaring kabaligtaran yung ating nararamdaman, ngunit kailangan nating baguhin, yan, i-convert yung ating damdamin, yung ating kaisipan, and eventually, mangyayari kung anong ang ating sinasalita. Yan, maging yung ating isipan ay makukumbinsi, diba? Sa pamagitan ng pagtatransform. Diba? Negative man yung nangyayari, pero positive yung kaisipan mo, positive yung sinasabi mo, then eventually, ito ang mangyayari at mararanasan. Ngayon, ipanalangin na natin at i-pronounce natin. Hayaan natin yung ating mga pananalita ay maging positibo. Yan yung ating mga kaisipan at damdamin ay maging positibo. At ganoon din yung ating mga aksyon. At hayaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos ang magbago sa ating buhay tungo sa pagpapala, sa biyaya, sa pagtatagumpay, sa kaunlaran. Kung ako ay mahina, hindi ko to kaya, wala akong magagawa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kaya mo ang lahat ng bagay dahil siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kaya sabi, I can do all things because God strengthens me. Kaya ko ang lahat ng bagay dahil ang Diyos ang papalakas sa akin. So, sa dami mga problema yung pinakaharap, yan, so parang ayaw mo nagpatuloy, suko ka na. Pero huwag yun ang sabihin mo. Diba? Ang sabihin mo, kaya ko to. Ako ay magpapatuloy. Ako ay may lakas na nagmumula sa Panginoon. Yan. Dahil sabi ng Panginoon, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan. So, ang panibagong lakas ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kaya kaya mong sumugod sa laban. Ang agila, kahit na napakalakas ng bagyo, napakalakas ng ulan, yan, nagsusor siya ng mataas. Lumilipad siya ng mataas ng mga taas. Above that storm. Diba? Kaya kayang-kaya natin anuman yung storm o bagyo na dumarating sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ang sa atin magbibigay lakas. Taranas ka ng karamdaman. Yan. Salit na sabihin mo, I am very sick. Yan. Napakasakit, mamamatay na yata ako. Kung nais natin gumaling, ay tayo ay magpuri sa Panginoon. Sabi nga sa Exodus 23,
25. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Panghawakan natin yan, yung mga salita ng Diyos. So, magitan lang ng ating mga pagkain at tubig, ito ay biyaya. At ang Diyos ang mag-aalis ng karamdaman. Ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan. Kailangan natin magpuri at magsumamba sa Panginoon. I am healed. I am healthy. I am strong. Kahit na dumaranas ka pa ng sakit, kahit pa nahihirapan ka, pero ito ang ipronounce mo. Ito ang sabihin natin, I am healed, I am healthy, I am strong, in Jesus' name. And katulad nga nung ina ng pastor na binigay kong halimbawa, yun ang sinasabi niya, ako ay magaling na, ako ay malakas, ako ay pinagaling ng Diyos. O pagkamat hindi pa nangyayari, pero ito ang sinasabi mo. Ito ang pinaninimpalatayaan. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Ngunit magtiwala tayo sa himala ng Diyos. Magtiwala tayo kung ano ang kalooban ng Diyos. At ito ay magaganap sa ating buhay. Haman ng buhay, nararanasan natin tayo ay natatakot. Diba parang hindi natin kaya. Yan, halimbawa sa paghahanap ng trabaho, parang natatakot ka, hindi mo to kaya. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya huwag kang, ang sabihin mo, hindi ako natatakot, ang Diyos ay kasama ko. Ano man ang problema na iyong kinakaharap, ano man ang sitwasyon iyong dinaranas, huwag kang matakot dahil kasama mo ang Diyos. Ang pag-aalala ay nagdudulot sa atin ng anxiety, yan ng kabilisahan, yung lumalala pa, nagiging depresyon, nagiging karamdaman. Ngunit ang sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, sabi nga, why worry when you can pray? So, diba, yan, nawalan ka ng trabaho, ang dami mong bayarin. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ilay daw na sa Kanya kung ano yung mga suliranin mo. Hayaan mo nang ang Diyos ang lumutas ng mga yan. Sabihin mo sa pamagitan niya yung panalangin. At sabihin mo, payapa ako, meron akong kapayapaan sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang bahalang lumutas ng lahat ng ating mga suliranin. So, sabihin mo lang yung mga request mo, kung ano ang mga kailangan mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. I-lay down mo sa Kanya lahat. At sabi niya, ang Kanyang kapayapaan na di malirit ay iyong mararanasan. So, sa kabila ng mga suliranin at mga mahirap na sitwasyon, kaya mo pa rin maging masaya, kaya mo pa rin maging payapa ang iyong kalooban. Dahil ito ay biyaya ng Diyos. Minsan may isip mo nag-iisa ka lang, lalo na kapag may mga kinakaharap kang mga suliranin. Yan, halimbawa, parang sa trabaho, napopolitika ka, hindi ka napopromote, hindi tumataas ang sweldo, talagang nanghihina ka, walang tumutulong sa iyo. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa Diyos, 1:9, have I commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. So kung wala ka mang mga kakampi dyan, ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang kakampi mo. Kaya pinag-iisa ka. Lagi mong isipin na, I am not alone. God is with me. Ayan. So ito naranasan ko. Kung naranasan kong hindi tumataas yung aking sweldo, hindi ako nakapopromote,
Hindi ako nagdireklamo sa mga tao. Hindi ako nagagalit sa mga tao. Kundi ang ginagawa ko, lumalapit ako sa Diyos. Lumalapit ako sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng promotion. Lord, kayo po ang magbigay sa akin. Kailangan ko po ng pagtaas ng sweldo. Sa Panginoon ako lumalapit. At ang Diyos ang nagbibigay ng promotion. Ang Diyos ang nagtataas ng ating sweldo. Kaya noong maranasan ko yon, hindi ako nakiusap sa HR or sa boss na tulungan ako, kundi sa Panginoon ako lumapit, sa Panginoon ako nakiusap. Hindi ako nagreklamo sa aking kumpanya kung bakit mababa ang sweldo, kundi sa Diyos ako nakiusap, sa Diyos ako lumapit. At ang Diyos ay tumugon. Ang Diyos ang nagtaas ng aking sweldo. Yan, mula sa 250 per hour, itinaas ng Diyos ang sweldo sa 314 per hour. Sabi nga po, ang ating laban ay hindi sa mundong ito, kundi ayan, yung laban ng kahirapan, yung mga pagsubok, pwede natin siyang dalhin spiritually. Diba? Pwede natin ipanalo ang ating laban spiritually. Hindi mga taong ating kalaban, kundi yung mga pangyayari, yung mga sitwasyon. Kaya ang dapat lang natin gawin ay manampalataya. Diba? Huwag tayong matakot, mag-alala, kundi tayo ay magtiwala sa Panginoon. Sabi nga sa Genesis 15:1, kung sa palagay mo ay hindi ka mananalo sa laban ito, huwag kang matakot. Sabi niya, do not be afraid, I am your shield, your very great reward. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Kaya sabihin mo, I can win this battle. God is my shield. Yan, tulad ni David, di ba? Ang Diyos ang kanyang tagumpay. Ang Diyos ang humibigay sa kanya ng tagumpay. So kahit na sabi nga natin ay yung ating kalaban ay hindi natin kaya. Ngunit kaya ng Panginoon ang lahat ng laban. Sa Kanya tayo magtiwala at umasa. Ito usually ang ating nararamdaman at naranasan. I am tired. Nakakapagod. Pagod na ako sa dami ng problema, sa dami ng suliranin, sa dami ng dapat gawin. Napapagod tayo. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. So salit na sabihin natin pagod na ako, suko na ako, sabihin natin I will rest in God's love and the Lord will give us rest. Maging sa ating mga sarili, sa ating mga physical na hitsura o kaanyuan, meron din tayong mga pagkukulang na nakikita, diba? So, maaring hindi ka matangkad, hindi ka maganda, hindi makinis, hindi guwapo. Yan, ngunit ang sabi ng Panginoon sa hip na yun ang isipin mo, yung mga negatibong bagay. Sabi mo sa iyong sarili, I am wonderfully made. Yan, kaya magpuri tayo sa Panginoon, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy words, and that my soul know right well. Yan. Pagpasalamat natin sa Diyos ang kabutihan sa pagkakalikha sa atin. At ang isipin natin ay yung ating mga magagandang qualities. Huwag yung mga negative qualities, but the good qualities. Mararamdaman mo walang nagmamahal sa'yo, diba? Pero hindi mo ito dapat isipin. Ang sabihin mo at isipin mo, God loves me. Sabi nga ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish but may have eternal life. So mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo gustong mapahamak. Kaya yung iba nadidepress, nagpapakamatay, nagda-drugs, dahil iniisip na wala nagmamahal sa kanila. Ngunit ang layunin ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
at hindi mapahamak. Dahil tayo ay minamahal ng Diyos. Sino ka man? Diba? Kung ikaw man ay masama, kung ikaw man ay mabuti, mahal tayo ng Diyos. Maraming mga bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya ito ang sabihin at isipin natin, I delight myself in the Lord and He will give me the desires of my heart. So, lindang lagi ang bigkasin mo. Ano ba ang inasa ng iyong puso? Magpakasaya ka sa Panginoon. Yan. Serve the Lord at ang Diyos ang magkakaloob sa iyo kung ano man ang iyong pinapangarap at minanais. Sa negosyo, natanggal sa trabaho, o kaya bumagsak sa klase. Pero ang sabi ng Panginoon, the Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. So, kailangan lang natin lumapit sa Diyos. Ang Diyos. Diba, kung hinahama ka man ng iba, kung ikaw man ay sinasabi nila na wala kang mararating, wala kang gagawa, pero ang Diyos ang magtatal sa iyo. Kaya sabihin mo, ang Diyos ang bahala sa akin. Ang Diyos ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ayan. Halimbawa, ilang beses ka nang hindi natanggap sa trabaho, ilang beses ka nang hindi na-promote. Pero ito pa rin ang isipin mo. Sabi dyan, the Lord before whom I have walked faithfully will send His angels with you and make your journey a success. Ayan. Kung marami mang kliyente na tumatanggi sa iyo, hindi ka nagtatagumpay sa iyong mga business deals, pero sabi ng Panginoon, ipapadala niya yung at yung iyong paglalakbay ay magiging tagumpay. So, kung ano man yung journey na kinakaharap natin, asahan natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kung ano man yung business deal na yan, o trabaho, o negosyong ating pinapasok, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay kung kasama natin siya sa journey na to. Paghawakan natin yan. Sabi mo, ako'y mahirap lang, ako'y walang-wala. So, hindi natin yun dapat sabihin. Dahil ang sabi ng Diyos, every man also to whom God has given riches and wealth and has given him power to eat of it and to take his portion and to rejoice in his labor. This is a gift of God. So, tanggapin ng Diyos kahit na dumaranas pa tayo ngayon ng kahirapan. Diba? Nang hindi pa mataas yung saldo natin. Hindi pa tayo nagtatagumpay sa negosyo. I-claim natin to. God will give me riches and wealth. This is a gift of God. Kailasan nararamdaman natin yung kawalan ng pag-asa. Diba parang wala ng patutunguhan. Wala ng pag-asa, hindi na tayo makakabangon. Pero ang sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang plano ng Diyos sa atin ay ang kasaganaan. Ang pag-asa na kinabukasan. Kaya, yun ang ating panghawakan. Panghawakan natin ang mga plano ng Diyos. Kaya sabihin mo, ako ay nagtitiwala at umaasa sa kaunlaran, sa pag-asa
na inihanda ng Diyos para sa aking kinabukasan. Nararamdaman natin yung helpless, walang sino mang tumutulong o makakatulong sa atin. Tatandaan natin ito. Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. So kung wala tayong maasa ng tulong, wala tayong politikong maasa ng tulong, wala tayong mga kaibigan tutulong sa atin, o wala tayong mga connection, di ba? Maaring makatulong. Ito ang isipin natin. God is the King. God is the Creator. God owns everything. God is my helper. Ang Diyos ang bahalang tumulong sa iyo. God is my helper. Minsan naiisip mong loser ka. Yan, hindi ka nagtatagumpay sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ka nagtatagumpay sa trabaho, hindi ka nagtatagumpay sa negosyo. Hindi ka nag...
sa isang digmaang espiritual. Kailangan nating isuot ang buong baluti ng Panginoon. Ang ating laban ay laban sa kapangyarihan, kapangyarihan ng kadiliman, kapangyarihan ng kasamaan, na ang layunin ay hiwalay tayo sa Panginoon. Nais ng kaaway na pigilan ang biyaya na dumaloy sa atin at pigilan ka sa iyong paglilingkod sa Diyos. Nakawin ang kagalakan sa iyong puso, pahinain ang iyong pananampalataya at ilagay sa iyo ang mga negatibong damdamin at kaisipan. Nais nito na dayain ka. Ginagamit nito ang tukso, ang karamdaman, ang mga suliranin, ang mga kahirapan, ang mga alitan, kabikuan, at ganun din ang mga nasirang mga relasyon. Tinatanong nito sa iyong puso ang galit, ang pagkasuklam, kawalan na kagalakan, ang takot, ang mga negatibong damdamin at kaisipan, ang kasalanan, ang dudulot ng sakit, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng tutulong, kasakiman, at kahinaan ng loob na nagdudulot sa atin upang tayo sumuko, upang tayo tumalikod, upang tayo manghina sa ating pananampalataya at tumalikod sa Diyos. Araw-araw ay humaharap tayo sa ganitong laban. Laging may mga suliranin, may mga tukso, may karamdaman, may mga mahihirap na tao at mga sitwasyon tayong kinakarap. Ngunit kailangan tayo maging matatag sapagkat napagtagumpayan na ng Diyos ang sanlibutan. Upang magtagumpay tayo sa ating laban, kailangan nating maging matatag at matibay. At kailangan nating isuot ang kasuotan, ang baluti ng Diyos. Upang hindi magtagumpay ang lahat ng gawa ng kaaway. Magpakatatag tayo at huwag matitinag sa pamagitan ng sinturo na katotohanan. Ang sabi nga sa salita ng Diyos, kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at sumusunod sa kanyang mga utos, tayo ay kanyang mga alagad. At kung malaman natin ang katotohanan, ang magpapalaya sa atin. Isuot din natin ang baluti ng katwiran. Sabi nga sa Isaya, ako ang inyong Diyos na tinawag kayo sa landas ng katwiran, nahahawakan ang iyong mga kamay at papatnubayan at itatalaga ka bilang tipan sa kanyang bayan at bilang liwanag sa mga bansa. Isuot din natin ang ating mga pangyapak upang maging handa sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos ng kapayapaan. Ang sabi nga sa Mark 16:15 at sinabi niya, ito ang kautusan ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang mga salita ng Diyos sa lahat ng mga nilalang. Isuot din natin ang ating kalusag ng pananampalataya sapagkat ito ang tutulong sa atin, puprotekta sa atin upang hindi tayo tablan ng mga palaso ng kaaway. Ang sabi nga sa Awit 28:7, ang Diyos ang aking lakas at ang aking kalasag. Ang puso ko'y lubos ang nagtitiwala sa Kanya at ako'y Kanyang tinutulungan. Napupuno ang puso ko ng lubos na kagalakan, ng awit at ng pagpupuri sa Kanya. Suot din natin ang helmet ng kaligtasan. Sa Diyos nagmumula ang kaligtasan. Sabi nga sa Awit 62:1, ang aking kaluluway, natagpuan ang kapahingahan sa Panginoon. Tanging sa Kanya, nagmumula ang kaligtasan. Yamang tinanggap natin ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, tayo naman ay inuutosan ng Panginoon na maging ilaw na sanlibutan upang magdala ng kaligtasan sa hanggang sa dulo ng daigdig. Dapat rin natin palaging dalhin ang espada ng Espiritu na ang salita ng Diyos sapagkat sabi nga sa Hebrew 4:12,
sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas higit sa anumang tabak na magkabilay talim. Ito ay tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at ng isip, at nakatataho sa lahat ng iniisip at nilalaman ng puso. Tayo ay mga mandirigma sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi nga sa Epeso 6:18, at manalangin tayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng uri ng panalangin at kahilingan. At isaisip natin, tayo ay laging maging handa at laging manalangin, ipanalangin ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Magtagumpay tayo sa lahat ng laban bilang mandirigma, isuot natin ang buong baluti ng Panginoon. Ang helmet ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos, ang breastplate, ang baluti ng katwiran, ang sinturon ng katotohanan, at taglayin din natin ang kalasag ng pananampalataya, ang espada ng Espiritu na ang mga salita ng Diyos ay lagi nating dalahin. At gamitin natin ang ating mga paa upang humayo at ipangaral ang salita ng Diyos. At tayo ay maging mandirigma sa pamamagitan ng pananalangin. Bilang mandirigma, tandaan natin na ang Diyos ang lumalaban para sa atin. At naipanalo na ng Diyos ang ating laban. Baliwala na ang lahat ng mga suliranin, ang lahat ng mga tukso, karamdaman, ang mga mahihirap na tao at sitwasyon. Wala itong magagawa sa atin sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Tandaan natin na sa Diyos ang mumula ang kaligtasan at pinagkalooban niya tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo ay tinuring na pinagpala na pinili bilang mga anak ng Diyos at anointed, itinalaga ng Panginoon upang maging lingkod niya. Tayo ay nasa pag-iingat at proteksyon ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang tayo ay maging mana ng gumpay. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, anuman ang ating kinakaharap, kasama natin ang Diyos. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Tayo ay mana ng gumpay. Sapagkat napagtagumpayan na ng Diyos ang daigdig. Panginoong Diyos, binubuksan ko ang aking puso, ang aking isipan at mga pandama upang lubos na maunawaan at tanggapin ang iyong mga salita, ang iyong kapangyarihan, biyaya at himala. At hinahayaan kong maghari ka at magliwanag sa aking buhay. Ang aming banal, pinupuri ka namin at pinasasalamat. Dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin. Pagkatipin ka mo yung anak mo na si Jesus upang kami ay iligtas. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin sapagkat pinagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pag-asa at kagalakan. Ama naming banal, nagpapasalamat kami sa iyo dahil tinawag mo kami na iyong pinili upang iyong maging mga anak. Panginoon, nagpupuri kami sapagkat ikaw ay limitless, omniscient, at omnipresent. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos, ang aming manlilikha, ang aming dakilang mga tama, ang aming Diyos, tinatanggap namin at inaamin namin na kami ay nagkasala sa iyo at ganun din sa aming kapwa. Nalangin po namin na patawarin mo kami, Panginoon, at pakalinisin sa lahat ng aming mga kasalanan. At ganun din naman, pinapatawad namin ang mga nagkasala sa amin. Pagalingin niyo po ang aming mga damdamin mula sa sakit, sa galit,
Pagkasuklam sa pagkaingit at sa lahat ng mga negatibong damdamin, Panginoon, baguhin niyo po ang aming mga puso, punuin ito ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-asa at pagpapatawad. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo at ng banal na espiritu at ng iyong pag-iingat. Nagpapasalamat ng buong puso sa iyong mga kamangha-mangha at mga mabubuting gawa sa aming buhay. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat, buong puso nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at pag-iingat. Salamat po sa pagpapanatili ng aming kalusugan, ng aming kalakasan at kaligtasan at ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa pagtataguyod at pagkakaloob mo ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa hindi mabilang na pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga mabubuting tao sa aming paligid, sa aming mga kaibigan at mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtulong mo sa amin pag mapagtagumpayan namin lahat ng mga problema, pagsubok, mga hamon at mga kahirapan ng buhay. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Aming Diyos, hindi ako matatakot o mangangamba sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Tutulungan mo kami at palalakasin. Hindi kami magkakamali sapagkat itutuwid mo at ituturo sa amin ang tamang landas. Hindi ako mag-aalala sa gitna ng krisis at mahirap na sitwasyon sapagkat pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Ikaw ang makapangyarihan, mapagmahal, mapanginoon. Ikaw ang aking tanggulan. Ikaw ang pastor ng aking kaluluwa. Pagkaloob mo sa akin, Panginoon, ang lugar sa kalakasan at karunungan na kinakailangan ko sa bawat araw upang masunod ko ang iyong kalooban at ikaw ay aking mapaglingkuran ng buong lakas, buong puso at buong kaluluwa. Panginoon, hayaan mo akong magpahinga sa iyong piling matapos ang mga nakakapagod na hamon at pagsubok na aking kinarap. Aluin mo po ako ng iyong pagmamahal at kabutihan upang ako'y mapuno ng pag-asa at kapayapaan. Samahan mo ako sa aking landas na tatahakin upang ako'y maging ligtas at maging payapa sa iyong proteksyon. Diyos, ituro mo sa akin ang tamang landas na dapat kong tahakin. Tulungan mo po akong pumili ng tamang mga desisyon sa aking buhay. Itaas mo po ako kung ako ay nanghihina at punuin ang aking puso na kagalakan kung ako ay nalulungkot. Palakasin mo po ako kung ako ay nanghihina at pagbalain mo po ako ng kapangyarihang espiritual at kalakasan upang pagtagumpayan ko lahat ng hamon, pagsubok, tukso, mga suliranin at kahirapan sa aking buhay. Noong Diyos, sinatanggap ko po ang kapangyarihan espiritual, ang pagpapalang pinansyal, ang kalusugan at kagalingan ko at ng aking pamilya. Sinatanggap ko po, Panginoon, ang pagtatagumpay laban sa lahat ng mga tukso, pagsubok, mga suliranin at panghamon sa buhay. Dinideklara ko, Panginoon, na ako ay magtatagumpay at umunlad sa aking trabaho, sa aking negosyo at sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ako ay mananagumpay sa lahat ng bagay dahil kasama ko ang Diyos. Panginoong Diyos, tinatanggap ko ang iyong mga pangako ay mangyayari sa aking buhay. Mararanasan ko ang kamangha-manghang biyaya at pagpapala. At ako ay magtatagumpay sa lahat ng aking gagawin sapagkat kasama ko ang Panginoon. Hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ang sa akin mag-iingat at sa akin papatnubay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat po kung pinagpala po kayo sa video na to. Please subscribe po and i-share din po natin upang pati yung iba po ay mapagpala po sa mga salita ng Diyos. At i-like nyo rin po and comment. And sa description below po, makikita po natin ang ibang mga videos at mga presentation tungkol sa mga kabutihan at mga salita ng Diyos. Maraming salamat po. And God bless.